Ayan, we just got here in Kawayan, Isabela. Hi! Hello mga sir, nakita kayo dito sa Kawayan. Kita kits next time, Isabela. Yes, sir! And they owe me 1.4 million pesos. 1.4. Yan mga sir. Today, we're going to Isabela. Sunday ngayon mga sir. Pupunta ako ng Kawayan, Isabela. Kasi yung project ko ng solar doon, medyo che-check-upin ko, saka maniningil tayo doon. Nandito tayo ngayon sa NLEC sa Maychelle, bandang Bukawi, Bulacan. Kung mapapansin nyo, sarado yung shell mga sir. Kaya agad, sir? Ha? Oh, naman. Ayan, yun yung ano natin. Iwan ko yung sasakyan ko rito sa shell eh. Ito yung gagamitin namin. Let's go! Wala tayong mapagkakabihan, sir. Bakit? Sarado yung mga ano? Kaya, fast food. Kaya agad sa kanya. Nasa San Jose, Nueva, Ecija ba? Nueva Vizcaya na kami. Nagpagas lang kami, saka magme-merienda dito sa treats, dito sa Petron. Biyahe ulit mamaya. Let's go mga sir. Samahan niyo ako sa mahabang biyahe na to papuntang Isabela. Makabili muna ng maiinom dahil ako na magdadrive papunta ng Isabela. Ito paborito ko to. Nung nag-board exam ako, ito talaga yung iniinom ko. Kaya pumasa ako ng board exam. Ito, saka... ito na lang. Wala pa yung kape, 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 kape. Meron silang parang ano dito, wishing well. Ayun na lima. Pero pag tinignan mo sa loob, wala naman laman. Nagulat din ako, kala ko may laman ng putik. Maghahagi sana ako ng coins eh. From here ata sa San Jose, mga ano pa yan eh, 4 to 5 hours bago makarating ng Isabela. Madaling araw naman, kaya medyo solid yung takbuhan namin. Tapos ako pa magdadrive ngayon, kasi kanina may una nagdrive sa atin, tapos stopover, ako naman papalit sa kanya. So syempre mas malakas akong, mas bakbak akong magdrive kaysa sa kanya, kaya mas mabilis tayo makakarating sa Isabela. Paalis na kami ng San Jose, hindi pa rin ako pinagdrive, kaya pasahero muna tayo sa likod mga sir. Stay put. Kaya ano to, yung ano, kakalagpas lang namin kasi na ano, Santa Fe na checkpoint, nasa Nueva Vizcaya na kami. Pinag-uusapan namin yung style, paano makakalagpas sa checkpoint. Kailangan daw tanga-tangahan. Wag sir, mamaya may makanood dyan na hanapin ako. Anyway, may mga checkpoint na kaming nadaanan. Naka-checkpoint kami sa paglabas namin ng expressway kanina. Anong lugar yan? Balagtas. Tapos pangalawang checkpoint na namin tong dito sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sabi nung pulis kanina, may isa pa sa ano, Santiago daw, di ba? Sabi niya. 2:30 na mga sir. So malapit-lapit na tayo. Mga 2.5 to 3 hours. Isabela na tayo mga sir. Andito na tayo sa Santiago. Ma'am, nakausap na kayo, ma'am. Apo. Apo. Na-checkpoint lang tayo. Hinihingiin nila yung travel pass natin. At the same time, hinihingiin nila yung lisensya ko, just for checking lang naman and verification. Nagpalit kami ng driving sa bandang Santa Fe. So I've been driving for maybe 2.5 hours. Napit na kami. After ng Santiago, Alicia. After na Alicia, Kawayan na. Kita kids. Ayan, we just got here in Kawayan, Isabela.
Pipicture lang ako dito sa ito, landmark nila. It's already 5:30 in the morning. Yan o. Nice! Hello mga sir, kamusta kayo dito sa Kawayan? Breakfast time! Breakfast time! Meron silang bulalo, pancit. At actually, bawal mag-dine-in pero medyo pasaway kami. Meron naman silang parang secret garden dito sa likod. COVID-free naman kami nitong mga kasama ko kaya safe naman mga sir. Ganda naman nung kainan, no? Nice, oh. Sa bawa ng papaitan, ano tong pancit na to? Tapos anyhow na liyan po. Na yung tawag sa pancit na to? Kabagan. Ah, pancit kabagan. Dapat meron yung sibuyas, ante, di ba? Kabagan. Kain. Mura bigas dun kay Ma'am Amy. As you can see mga sir, nagpalit ako ng damit dahil dito sa site ng solar kung saan ako nag-install. Eh, required maligo muna, mag-shower muna. Kasi baka ma-contaminate yung mga baboy. Doon ako nagkabit ng solar, doon sa bubong doon. Mamaya papalipad ako ng drone para makita nyo. Tatrabaho muna ako mga sir. Doon ako galing kanina, doon ako nagbo-vlog. Tapos naglakad ako papunta rito. Tapos, yan, nandito tayo sa electrical room nila. Puro baboy ito eh, pigir ito eh. Hindi ko alam kung nakikita nyo pero may mga baboy dyan sa loob. Puro pigs yan, yung kulay puti na yan, nandyan sila sa loob. Dito. Ito yung solar natin, na kinabit dito. Tatlong inverter sa dalawa, tatlo. Nagkukosto ng almost 2 million or 2 million pesos mga sir. Project ni Sir Mel yan, project ni Sir Mel. Ayusin ko lang ito tapos balik ako kayo mamaya kasi nag-set ako ng meet and greet dun sa mga moto vloggers of the north sa SM Kawayan ng 10 a.m. so kailangan tapusin ko ito agad. So yun mga sir, trabaho muna. May bahay na ng putas tayo. Good. Kaya tayo nandito is si client nagpapalagay ng ganito submeter para nare-read niya daw yung lumalabas dito sa inverter na to. Dito natin siya lalagay oh. Sa pagitan nito. Babarera muna ako ha, saglit lang. Yan! Tapos na yung pinagawa sa atin. Ito yung submeter para dito yan sa tatlong inverter. So, instead na isa-isa mong titingnan yung output nila, in totality, makikita mo dito yung natitipid. So, makikita nyo rito, ayan o, pa 2 point something na siya. So, umiikot-ikot na yung numero. Nakita nyo, gumagalaw yan o. Tayin natin. Gagalaw yan. Ayun o, nakita nyo, pumitik. So yung nire-read nito, yung ginagawa nitong tatlo na to. Yun lang yung pinagawa, yun lang yung pinunta natin dito sa Isabela. Yun yung mga baboy, oh. Maliliit pa sila. Malabo yung salamin eh. Hello baboy. Hello baboy. Parang naririnig ako nitong isa. Ang cute.
Pabalik na kami ng Kawayan downtown. Ito, mukhang magtutulog kami sa putikan. Mag? Doon tayo galing mga sir, dun. Tinan nyo kung gaano ko kaliblib to sa Kawayan. Laki ng property nila eh, mukhang magdadagdag pa to ng solar. So if ever magdagdag. Hindi daw mukha, so for sure daw talaga magdadagdag. Ito yung pioneer project ko mga sir sa ano, dito sa Isabela. Unang-una ko tong... Ayun kami paano malaglag. Malalaglag pa sa dangin ng putak to yan. Ganda ng view dun oh. Makalabas man lang sa ano, stress ng Metro Manila dahil di kami makalabas doon at iba ang hangin. Nag-stop over muna kami dito sa ano, Green Mustard. Nag-order si Madam ng pizza. Nakakaramdam na ako ng antok from our travel last night because hindi ni Ma'am ako nakatulog pa. Kaya magkikita tayo ng alas 10 eh. So it's already 9:10. Meron pa akong 40 minutes before tayo magkita. Try namin makapunta ng SM Kawayan before 10. So pahinga muna ako mga sir. Kita kits. Pagkain. Baka mamaya yung mga taga-Kawayan, hindi nyo pa alam to. Inilayo yan. Sa vlog nyo, sa vlog ko pa nyo napanood na meron palang masarap na... Ang tawag dito ay calzo. Calzo. Parang pizza siya na empanada. Calzo. Yummy. Aba? May dip siya, mayroong hot sauce, mayroong ketchup, saka mayroong itong garlic onion ata. Yung buko ni ate parang dinagsukoy. Hok! Dito tayo ngayon sa SM Kawayan dahil nagsabi ako sa mga subscribers natin dito sa Kawayan Isabela that I'll be going here. Actually, nagpost ako ng picture ko dun sa isang marker nila dito sa Isabela, sa Kawayan actually. Tapos may mga nag-PM, saka nag-chat na gusto nila akong makita, kaya papunta tayo dito sa Kawayan, SM Kawayan, mga sir. So, we just entered SM Kawayan. Kasi papunta rin kami ng Etchage para may i-check na, may i-check pa kasi akong isang farm sa Etchage. Kaya saglit lang ako dito, siguro mga 5 to 10 minutes din. I-meet ko lang sila, bibigay ko yung stickers nila. Then we go to the other farm mga sir. Shakey's? Pwede na siguro dito sa Shakey's. Sabihin ko na lang Shakey's. Dito tayo pumuesto kasi di ko naman kabisado actually itong SM Kawayan. Second time ko pa lang na pumasok dito sa SM. Kaya bahala na silang maghanap sa akin mga sir kasi hindi ko naman talaga alam pasikot-sikot dito. Wait natin sila. Shoutout natin si Eddie sa siya yung unang nakapunta dito sa Shakey's mga sir. Sir! Talagang... Jason. So, hello mga sir. Shout out. Thank you sir. Shout out mo yung ano mo, yung channel mo. Pa-shout out po sa mga viewers ko sa JMAX Moto po, mag-subscribe po din po kayo. Then, shout out din sa mga UCP family po, Isabela chapter po. Sir! Ano kayo? Kayo yung motor vloggers of the north. Okay. Motor report. Kasama po namin si ano si Moto Dario kaso... Meron daw siyang problema sa travel motor. Kaya na po. Motor reborn sir. Motor reborn. Raffy Moto Vlog. Maestro siya. Mga moto vloggers of the north daw sila. So, pag nag Ironman 2021 tayo, mamimit ulit natin itong mga to. So ayan mga sir, na-meet na natin yung ating mga subscribers dito sa Kawayan Isabela. Iba't ibang lugar to, meron taga Jones, may taga Santiago, kung saan saan part ng Isabela. Pinuntahan natin, pinuntahan nila tayo para kuhanin yung manguha ng stickers. Pero yes. Unfortunately hindi nakakuha yung iba, pero marami pa rin thank you sa suporta mga sir. Kita kits next time Isabela! Yes sir! Bye! Bye everyone, bye!
So we're back na dito sa sasakyan. Papunta na kami ng pupunta kami ng Santiago para mag ocular visit pa ng isang farm. Isang farm at saka isang rice mill. Isang rice mill para prospect natin to para sa solar. Para dun sa mga subscribers natin kanina na na-meet natin, maraming thank you sa time nyo. kung saan sila galing. Merong galing Jones, may galing ng Santiago, may galing ng Sanra. Ano yun? Sanra? San Manuel. Oh, San Manuel. So ang layo ng mga, yung iba naka-tricycle, yung iba nag-commute. So ayun, maraming salamat, na-appreciate ko yung time nyo and effort nyo. Sa mga nagsabi na gusto yung t-shirt ko, bala ko talaga pang sarili ko muna to. Pero kahapon, nag-post ako sa kanina, based sa reactions nyo, eh gusto nyo talaga tong t-shirt. So magpapaprint tayo ng madami nito. Tapos yan, start na tayo magbenta ng ganitong merch, mga sir. We're going towards Santiago na, mga sir. Pahinga muna. Mga almost one hour na ride dito, kaya makakapagpahinga ng konti. Wala pa kaming tulog, as in. Bilib ako dito eh, itong dalawa. Ano, masandal tulog. Ganun talaga, kasi pinapractice namin yan sa bahay. Praktisado na. Meron. Pero Ilocano. Matibay kasi, seryo. Ang ganda ng ano nyo, ng parking lot nyo. Ang ganda naman ito. Pwede ko makuhanan. Ang ganda ng parking lot nila, sir. Sila, sir, ay nagpapakot for solar. Natatuwa ako sa ano, parking lot nila. Di ba sabi ko sa inyo, nai-inspire ako minsan sa mga client ko, yung mga investment nila, na nakaka-inspire din na bilang maliit na negosyante, sana magkaroon din tayo ng mga ganyan. Tignan nyo naman, parang ang ganda mag-inom dun. Gaganda ng mga bigas nila dito. Ito, Angelica, Sinandoming, Denorado. Pero hindi ko babanggitin yung price sa inyo kasi baka masira yung negosyo ng dalawang kasama ko. Pero sobrang mura, tapos quality yung ano nila, bigas. Ayos na ayos. So yan, mga sir, nakaalis na kami dun sa rice mill kanina. So papunta kami ng planta ng San Miguel sa Etchage. So ayan, samahan nyo muna kami sa adventure natin today, Isabela Adventures Balikan. Sobrang epic, mga sir. Alam nyo ba nangyari? Sa Etchage lang kami papunta, Etchage, Isabela. Ang nangyari, dire-diretso ako sa sobrang nag-iisip kami ng mga susunod na gagawin. Napunta na kami ng Jadi ba yun? Nueva Vizcaya na, putek yan. Sobrang layo na nang balik namin. Kasi nag-bypass kami sa Santiago, nakalimutan namin na yung Etchage, hindi mo pala kailangan mag-bypass yan. So ayan, mga sir, balik ulit kami. Pagas lang kami ng diesel, nagpa-diesel lang kami. Ay, mga sir. So natapos na tayo mag-ocular inspection dun sa isang farm nila, ng isang prospect client natin dun sa Etchage. Ang real purpose ko talaga kung bakit tayo nagpunta ng Isabela is bukod sa ma-meet ko yung mga subscriber natin, which I'm very very happy na nangyari today. Maraming salamat sa inyo at nagpunta kayo dun sa SM Kawayan kanina. But the realest purpose kung bakit ako nandito is para makuha ko yung cheque ko dun sa solar project na pinakita ko kanina. Ang problem, medyo naiinis ako kasi nahihirapan akong tawagan yung dalawang contractor na kausap ko dun. Yung sasabihin ko na sa inyo at aaminin ko, I would like to be transparent kung bakit ako magpupuyat, bakit ako magdadrive ng walang tulog, bakit ako magpapalipas ng pagkain ng dire-diretsong biyahe dito sa Isabela. Wala pa talaga ako actually yung pahinga. I'm already magpo 48 hours na akong gising. Wala pang kahit anong idlip, mga sir. Kaya bad trip. Kaya maririnig niyo yung boses ko, naiinis talaga ako. Kasi hindi matawagan yung ano, yung mga contractor na kausap ko. And they owe me 1.4 million pesos. 1.4. That project is 1 year to pay. Nung August last year ko yun nakabit. Bago August 2020 na. So wala akong hawak na kahit anong cheque, kontrata lang namin.
Although hindi naman umaalis yung solar doon, nandun pa rin naman, nandun rin naman yung mga inverters, hindi naman nanawala, hindi naman nasira, hindi naman ninakaw. But the thing is, wala pang bayad yun, walang down payment yun, kaya naiinis talaga ako. Mabalik tayo at nabuksan ko na yung pick-up bed para dun sa in-order nilang bigas nitong mga kasama ko. So, yun, nakaka-frustrate kasi hindi naman biro-biro yung perang pinag-uusapan natin. Hindi lang naman 1,000, hindi lang naman 5,000, hindi lang naman 10,000. We're talking about 1.4 million pesos. Kaya medyo nakaka-frustrate, nakaka-depress. Actually, lahat ng pwedeng galit. Pero ako kasi hindi ako basta-basta nagagalit eh. Medyo mahaba talaga yung pasensya ko. Pero I just wanna vent out my frustration sa inyo. Para ma-share nyo sana yung stress ko, para hindi lang ako nai-stress. Kayo din. Natatawa ako pero naiinis talaga ako, mga sir. I don't know how to end this vlog. I am actually half happy and half angry. Kasi natuwa ako sa mga meeting natin ng mga subscribers natin kanina. And I'm half depressed and half angry because nasasayangan ako dun sa lakad if ever na hindi ko makuha yung cheque. So I don't know how to end this vlog. Sorry talaga. Ayun. I hope this day ends well. I-update ko na lang tong vlog na to. Maybe on a later vlog, mga sir, kung anong mangyayari. Pero pauwi na kami ng Metro Manila. Nakakainis lang. Sige na, mga sir. Yes, sir. Bye. 1 eternity later. So ayun, mga sir, erase mo natin yung vlog kanina. Na actually medyo ano pa din, nandiyan pa rin yung feeling. Pero nakakuha tayo ng cheque kasi natawagan ko si client natin. Nakuha na natin yung cheque natin. We're going towards Manila na. It's currently 6:30 in the evening. Ayun, kasama magdamag din. Gusto ko lang actually mag-share sa inyo kasi meron akong experience kanina. Syempre pagkaabot ng cheque, meron silang nahanap na bagong solar company na nag-o-offer ng mas mababang deal or mas mababang package price as compared to what I have been proposing to them. Para sa mga nagne-negosyo dyan or para sa mga ibang engineers dyan, mga sales personnel, mga sales people, hindi nyo kailangan magbagsak ng presyo para tapatan yung mga competitors nyo. Sometimes you have to assess kasi baka mamaya yung ino-offer naman ng competitor mo is a low quality or lower budget, lower tier na mga klase ng equipment kaysa dun sa pinopropose mo. Kunwari, sabi, ang kailangan, red na t-shirt ang kailangan. Ang offer mo, 450. Ang offer ng kalaban, 150. So definitely may reason kung bakit 450 yung red na t-shirt na binibenta mo. Either maganda yung quality niyan, hindi agad naghihimulmol, hindi agad natatastas, and so on. So ayun, mga sir, regarding sa solar, pag nagpakabit kayo sa akin, yung mga kliyente kinakabitan ko, hanggang ngayon wala sila actually masasabi sa akin. Wala ang kliyente na tumatawag sa akin. So ayun, mga sir, happy kami today. Bye-bye na kayo. So bye. Yun, mga sir, bye-bye till next vlog. Yes, sir. Bye.